Hi guys, welcome back dito sa YouTube channel natin. Pasensya na nga pala dahil medyo matagal bago tayo nakapag-upload ulit ng bagong video dito sa channel natin. At welcome dito sa bahay namin. Nandito na nga pala ako sa Bulacan. Kaya ako natagalan bago mag-upload dahil marami rin akong inayos ng mga dokumento tsaka yung mga pampasulubong dito sa pamilya ko dito sa Pilipinas. At finally, nakauwi na kami at nakapag-spend ng bakasyon dito. At next week, pabalik na ulit sa Czech. Share ko lang dito sa video natin na to yung pag-aayos ng ibang mga kailangan dokumento sa pag-renew ng contract at yung iba pang mga dokumento na kailangan nung agency at nung employer namin sa Czech Republic. Kasi nung una, ang sabi sa amin, ang kailangan daw ipa-authenticate o ipared ribbon sa DFA itong ano ba tawag dito, diploma tsaka TOR. Yung ano, yung red ribbon, ganito yung itsura, di ba? Ganito. Pero ngayon ang hinahanap na hindi na red ribbon dahil apostille na. Kung natatandaan niyo, meron akong upload sa dito sa channel natin about apostille. Ngayon ito na yung apostille. Ito. Ayan. Ito na yung hinaharap ngayon sa Czech Republic, yung apostille. Pati yung ibang mga iba pang mga member na apostille country, ito na yung kailangan natin, hindi na itong red ribbon. Ngayon nag-alala lang kami kasi yung mga dokumento namin lahat naka-red ribbon, apostille yung ginagamit. Nagtanong kami kung kukuha pa ba kami ng bagong dokumento, ng bagong TOR at diploma kasi nga naka-red ribbon na yung iba. Ito, naka-red ribbon na yung mga dokumento namin. Ngayon, pumunta kaming DFA, tinanong namin kung pwede bang ipa-apostille yung naka-red ribbon. Swerte naman kami dahil pinayagan kaming yung dokumento na lang namin na naka-red ribbon ang ipapa-authenticate ng o ipapa-apostille. Buti na lang pumayag, hindi na kami nagpabalik-balik at mag-ayos pa sa pinanggalingan naming university para kumuha ng bago at ipa-apostille ulit. Maraming salamat sa DFA Pampanga. Naging mabilis yung proseso namin. Dalawang beses lang kami bumalik ng DFA, yung application at yung para sa releasing. Pero yung naka-attach na red ribbon na yung sa dokumento namin pina-apostille, kinuha na nila. Pinalitan na nga nila nitong apostille. Yung pinapakita ko kasi sa inyo, ano lang to ba, NBI yung luma. Nagbigay lang ako ng example para may basehan tayo. Ang hinihinging requirement para sa apostille, yung original document, dalawang photocopy, at two valid IDs. O kahit isa lang naman siguro pwede na. Pati photocopy ng valid IDs. Kaya doon sa mga nag-aalala na red ribbon na yung mga dokumento nila, don't worry kasi pwede rin ipa-apostille yung naka-red ribbon dokumento. Yun nga lang, tatanggalin nila, kukuhanin nila yung authentication certificate na red ribbon at papalitan nila ng apostille. At hanggang dito na lang, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta at patuloy na nagpa-follow doon sa Facebook group natin, yung OFW sa Czech Republic. Maraming salamat, araw-araw, hindi bumababa ng 5 yung notification na natatanggap natin para sa approval ng membership sa group natin. At good luck do sa mga may application at paparating sa Czech Republic, yung papunta ng Czech Republic. Ingat-ingat lang kasi winter na, masyadong malamig. Yung klima dito sa Pilipinas, sobrang init pagdating doon. Malamig. Sobrang lamig, kaya take ng vitamin C para pagdating doon malakas yung resistensya natin. At sa mga susunod na video, siguro welcome namin kayo dito sa bahay namin dito sa Bulacan. Konting house tour, pakilala ko sa inyo yung asawa ko tsaka yung mga anak ko. At maraming salamat. Hanggang dito na lang, hanggang sa susunod na video. Ciao!